Hello, hello, mga madam. Another inspiring thoughts for today. For today's video. Ayan. Kung nakikita niya sa aking background, ang aking mga Janakis, they are so very cute. So, lagi dadalawa lang sila. And I think okay naman sila sa isa't isa. Aso't pusa or pusa't aso. Ganon. But anyway, Highway, I just want to emphasize na if you have siblings or kapatid, make the best of it. Lalo na yung time. Spend time with them. Spend time with him, with her. Play with them. Yan. To be with them is a very special gift from the Lord. Okay? Yan. Super, super blessed ka dapat. Feeling mo super blessed ka dahil may kapatid ka, may masasandalan ka, meron kang makakausap, makakalaro anytime na gusto mo. You must be always available sa isa't isa. Sila lang yung makakatulong mo, sila lang yung makakaintindi sa'yo because you are family, okay? So, gusto ko lang i-emphasize na give your best shot, give your best, give them the best life you can offer. Yan. Kahit na sa tingin mo, ikaw lang yung laging nagbibigay, ikaw lang yung laging tumutulong, it's a privilege na binigay ni Lord na meron kang kapatid na tinutulungan kasi ikaw yung blines, diba? So you have to share your blessings din. Huwag kang magdadamot, lalong-lalo na sa mga kapatid mo at sa pamilya mo. Yan. Lagi kong tinuturo sa kanilang dalawa na magmahalan sila, na maswerte sila sa isa't isa dahil kasama nila ang isa't isa. Yan. Sana hanggang pagtanda nila, makita ko silang ganyan. Yan. Laging nagbabanding kahit na busy sila sa kanilang mga staff and everything, still they find time na makasama ang isa't isa. And yan din naman ang gusto ko, na tuwing makikita ko sila na ganyan, gusto ko pinipicturan sila. Nakikita ko na para paglaki nila, ipapakita ko sa kanila na, oh, ito, ginagawa nyo to nung bata kayo. So, you have to treasure each and every picture na makikita nyo na ganyan ang mga anak nyo, mga madam. Sobrang sarap sa pakiramdam na makikitang nagkakaintindihan, nagkakaunawaan ng mga kapatid. Kasi maraming mga magkakapatid na nagalit sa isa't isa, na may hinanakit sa isa't isa. Hello! Sobrang lalim nun. Sobrang bigat nun sa ating puso na may galit ka sa kapatid mo, may galit ka sa kapamilya mo. Yan. Kung ang dahilan, kaya mong palagpasin at ipasa Diyos mo ang lahat, gagaan ang buhay mo. Gagaan ang buhay mo. Yan. At truly, magiging masaya ka forever kasi wala kang masasaktan. Kung meron man, magkapatawaran na kayo. And that's it. Ipasa Diyos nyo ang lahat ng inyong mga hinanakit sa buhay. Wala namang hindi na papatawad. Si Lord nga, pinapatawad tayo, napatawad niya na tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Yung kaya kapamilya mo. Diba? Ang sarap kaya sa pakiramdam na meron kang, alam mong may kakampi ka sa buhay. Kaya, ganyan. Yung mga anak nyo, turuan nyo sila na huwag maghinanakit sa isa't isa. Na maging mapagpatawad, mapagmahal, at kailangan priority nila ang isa't isa. Yan. Ganyan talaga dapat. Pagka may kapatid ka, pamilya mo, priority mo sila over others. Okay? Pero meron ka rin naman talaga responsibility sa iba. Pero pag nakita mo naman na ang pamilya mo dehado, ikaw na yung mag-aangat. Okay? Give him the best life he deserves. Okay? Lalo na yung pagmamahal sa kapatid. As in, inuulit-ulit ko yan. Inuulit-ulit ko yan. Hindi normal na hindi nagkakaunawa ng mga magkakapatid. Napakasakit tingnan na ang lipunan eh. Laging may ganun. Yung magkakaaway dahil sa pera, dahil sa lupa. Buti na lang wala kaming pera at lupa. Kaya, kaya wala kami mapag-aawayan. Char. O yan, diba? Hindi ko sila pamamanahan ng pera tsaka lupa. Baka si pag-awayan pa nila. Kaya, ayun lang mga madam. Kaya pag nakita nyo yung mga anak nyo ganyan, picturean nyo. Save nyo lahat ng mga moments na yan. Kasi darating ang araw na ipapakita nyo sa kanila na ganito kayo dati, ganito kayo ka-close. Bakit anong nangyari? Diba? Parang
hindi na pa worth it yung mga pinagdaanan nyo nung bata kayo hanggang pagtanda nyo, na ngayon parang binabaliwala nyo lahat. Ganun. Pag, at saka pag nagkaroon sila ng problema, alam nila na nandun yung isa't isa. Okay? Yan. Gusto ko lang talaga i-share yan, ang mga moments na ganyan. Marami pa akong mga pictures na ganyan. So, take advantage of it. And yun lang. I hope ma-inspire kayo sa mga merong kaaway dyan. Yan. It's time to relax. Give it to the Lord. Lahat ng mga burdens na inaano nyo. Tapos, patawarin nyo na ang isa't isa. Yan. Madaling sabihin. Pero, pag naniniwala ka kay Lord, yung will ni Lord, madali din gawin. Okay? Do not focus on yourself. Yan. Do not focus on yourself. Huwag ka masyadong self-centered. Okay? Kasi ganun ka din. Hindi ka rin naman din perfectong tao. Okay? Kaya sa mga may siblings dyan, yan. Maswerte kayo, may kakampi kayo sa buhay. Yun lang! Bye!